ulo ng isang lalaki nilagay sa garapon. Sino kaya ito? Yo, what's up guys? It's Clark TV here. Sa video na ito, pag-uusapan natin ng isang misteryosong mukha na totoong ulo na inilagay sa garapon. Sino kaya siya at bakit nasa garapon ang kanyang ulo? At yan ang aalamin natin. Kaya, simulan na natin. Diogo Alves, ipinanganak noong 1810 at hindi tiyak ang eksaktong petsa ng kanyang kapanganakan. Noong 1836, umipat siya para magtrabaho at tumira sa Aqueduct of the Free Waters na walang isang milya ang layo mula sa lugar ng mga magsasaka. Isang araw, ang mga magsasaka ay naglalakbay papuntang syudad para ibenta ang kanilang mga pananim na inani. Matapos mabenta ang kanilang pananim sa bayan, sumapit ang kinagabihan at sila'y nagsiuwian na. Dumaan sila sa tulay na may taas na 213 feet. Nang sa isang iglap, ay targeten sila ni Alves at ninakaw ang kanilang mga pinagbentahan na mga kalakal. Matapos itong gawin ni Alves, isa-isa niyang tinapon ang mga tao sa tulay. Dahil sa kaganapan na ito sa tulay na yon at ilang beses na pangyayari, mga pulis ay hindi naghinala dahil sa inisip nila na ang mga tao mismo ang tumalon sa tulay. Kaya sa kanyang talambuhay ay tumapos siya ng buhay ng nasa 70 na tao. Oo, 70 na tao ang tinapos niya na ang buhay, kaya kilalang kilala siya sa kanyang panahon. Pero hindi rin nagtagal dahil sa kanyang mga ginawa, hinatulan siya at ibinitin noong February 19, 1841 dahil sa kanyang mga ginawa. Matapos ang sintensya sa kanya, inihiwalay ang kanyang ulo sa kanyang katawan at pinreserve sa isang garapon para daw sa scientific purposes. Pero bakit nga ba nila ito ginawa? Noong panahon ni Alves, madaming mga paniniwala ang lumabas mula sa mga tao na ang hugis ng bungo ng isang tao ay makapagsasabi ng kanyang iba't ibang katangian at ugali. Sa ngayon, ang ulo ng lalaking si Diogo Alves na nakalagay sa isang garapon ay makikita sa University of Lisbon's Faculty of Medicine na nakapreserve. By the way guys, make sure na panoorin mo ang isang mga video ko na tungkol kay Albert Einstein at ang tao na kumuha at nagtago ng kanyang utak at kanya itong inilagay sa isang garapon. At narito ang preview ng video ko na yun. Panoorin! Siya na ata ang greatest genius o pinakahenyo sa kanyang panahon dahil sa laki ng kontribusyon niya sa siyensya. Pero ang malaking tanong ay sino ang nagnakaw sa utak ni Albert Einstein? Ikaw, kilala mo ba ang nagnakaw sa utak ni Albert Einstein? Kaya make sure na check mo din ang isa mga video ko na ito na sigurado kong mag-enjoy ka at click mo na rin ang bilog na ito para lagi kang updated sa mga bagong videos na may malulupit na kwento at kwentong misteryo. So once again, this is Clark TV and I will see you guys on my next video. Peace out!